Tol, kakaiba talaga ang feeling kapag naka-first blood ka ng isang babae. Sobrang sarap mga tol. Para kang dinadala sa langit sa sobrang sarap. Wika ni Rodrigo sa mga barkada. Wala akong masasabi dyan, tol. Sobrang sarap nga ng maka-first blood. Akalain mo yun? Si Winnie, na medyo malandi sa school natin ay berhen pa pala. At ako pa talagang nakuuna sa kanya. Proud na wika ni Rudolph. Eh ikaw, Liam, na-first blood mo na ba si Roxy? O baka naman, na-first blood na ng iba? Dugtong nito na tila ba'y sinusukat nito ang kakayahan ng kaibigan niya sa dating nito sa mga babae. Ha? Si Roxy? Nauutal niyang tugon. Oo naman! Ako pa ba? Siyempre na first blood ko siya. Halos umiyak nga nung ginawa namin yun eh. Pagyayabang nito sa kaniyang kasinungalingan. Si Liam. Sa mga kwento niya sa kaniyang mga barkada ay marami na siyang nagalaw na mga babae. Yamang kasinungalingan niya sa mga ito. Yes, Liam is a tall basketball player sa university nila. No doubt din sa pagiging pogi nito at sa pagiging hot, tinitilian siya ng mga kababaihan. Kaya naman hindi na siya nahihirapang magka-girlfriend kasi ang mga ito na ang nanliligaw sa kanya. Gayunpaman ay may isang malaking problema sa kanya. Hindi siya marunong mag-first move sa babae kapag sexy scene na, kaya ang mga relasyon niya ay nahuhulog sa breakup. Gusto kasi ni Liam ang mga wild girls, kaso sa mismong sarili niya ay hindi niya nagagawa ang maging wild. Gusto niyang maka-experience ng babae. Gusto niyang makaranas ng sexy scene sa mga ito, lalo na at 4 na buwan na lang ay graduate na siya sa pagiging college. Sa puntong ito at sa edad niyang ito ay gusto na niyang mabinyagan. E kaso nga lang eh, pogi nga siya, ngunit mahinang nilalang, kaya hanggang ngayon ay virgin boy pa siya. Mahilig lang siyang manood ng mga sexy video sa Google at marami siyang hentai magazine sa kaniyang bahay. Kaya kabisadong kabisado niya ang mga position sa kama na siyang ikunukwento niya sa kaniyang mga barkada na umano'y ginagawa niya sa mga naging babae niya. Hindi niya kasi kayang sabihin sa mga kaibigan niya na virgin pa siya dahil baka kutiyain lang siya ng mga ito. Dapat kasi sa edad niyang ito ay hindi na siya virgin dahilan upang mapilitan siyang magsinungaling sa mga kaibigan niya tungkol sa sexy lifestyle niya. Kasalukuyang nag-uumpisa na ang klase nila at muli na namang nakuha ang atensyon ni Liam ng isang tahimik na babaeng si Nisi. Parang weird kasi ang dalaga, kaya halos wala itong kaibigan. Ni kausap ay wala rin at hindi na rin siya nag-abala na kausapin ito kahit matagal na niya itong gustong kausapin. Napailing na lang siya sa kaniyang upuan. Hindi nagtagal ay tapos na ang kanilang klase. Nakipagkita si Liam sa kanyang girlfriend na si Roxy at isang malakas na sampal ang ibinigay nito sa kanya. Napahawak si Liam sa namumula niyang pisngi dahil sa lakas ng pagkakasampal nito sa kanya. Roxy, bakit mo ko sinampal? May nagawa ba akong mali sa'yo? Dilat mata at nagtataka niyang tanong sa nobya. Oo, at malaki ang pagkakamali mo sa akin. Anong sinasabi mo na ikaw ang nakauna sa akin? Napakasinungaling mo! Ni hindi mo nga ako magawang halikan? Bakla ka nga ata eh! Hoy Liam, naturingan kang sikat at guwapong basketbolista. Pero para kang bakla kong dumiskarte. Assuming ka pa na ikaw ang nakauna sa akin, sa pangarap mo na lang yan dahil hindi ikaw yon. Maringwi ka ng babae. Hindi ako? Bakit? May nauna na ba sa'yo? Oo, matagal na. At si Ford yon, boyfriend ko. Paglalahad nito sa binata. Ford? Yung lalaking kalaban ng team namin? Ibig mong sabihin, pinagsabay mo kaming dalawa? Hindi ba halata? Kaya dyan ka na dahil break na tayo. Mataray nitong bigkas sa binata, sabay tinalikuran. Habang si Liam naman ay hawak-hawak pa rin ang kaniyang nasampal na pisngi at parang wala lang sa kanya ang pakikipag-break sa kanya ng girlfriend niya. Sanay na siya sa ganong sitwasyon. Hindi na ito ang first time niyang lokohin, pagsabayin at higit sa lahat ang hiwalayan.
Oh, bakit nandito ka kasama namin, Liam? Di ba palagi kang kumakain kasama si Roxy? Tanong ni Rudolph sa barkada. Tol, namumula ang pisngi niya. Nasampal ka na naman ata, Liam ah. Kay malas mo naman. Wika ni Rodrigo na may halong pangangansyaw sa tinig nito. Hay nakong babaeng yun. Makikipaghiwalay na nga, sinampal pa ako. Reklamo niya sa mga kaibigan. Inakbay naman siya ni Rodrigo. Tol, huwag mong isipin yan. Babae lang yan. Nakikita mo ba ang babaeng yan? Wika ni Rodrigo sa binata, sabay nguso ng kaniyang bibig sa babaeng tahimik at mag-isang kumakain sa kabilang table. Sinisi? Anong gagawin ko dyan? Dikit-kilay niyang tanong sa barkada. E di ano pa? E di ligawan mo? Sabat ni Rudolph. Siya? Eh ang weird niyan, tsaka mukhang mataray. Sagot niya. Okay lang yan. Kaya mo yan, ikaw pa. Maganda naman si Nisi ah, at matalino pa. Sagot ni Rudolph. At yun na nga ang ginawa ni Liam. Pinansin siya ni Nisi. At nung una ay mailap ito sa kanya. Hindi kumikibo at hindi nagsasalita. Ngunit kalaunan ay pinansin din siya nito. Nagkapalagayan sila ng loob nito. At hindi nagtagal ay naging magsyota na sila. Hanggang natapos nila ang kurso nila sa kolehiyo na sila pa rin ang magkasama. Isang milestone iyon para sa dalawa. Para kay Nisi ay si Liam pa ang naging boyfriend niya. At para naman kay Liam ay si Nisi pa ang babaeng tumagal sa kanya. Ngunit wala pang nangyayari sa kanilang dalawa. Kahit maiksing halik sa mga labi. Gustong gusto na talaga ng binata na mabinyagan siya. Kaya isang plano ang namuo sa kanyang utak at agad na tinawagan ng nobya. Nisi, may ginagawa ka ba? Tanong niya. Wala naman. Nandito lang ako sa apartment ko habang pinagpapalanuhan ko kung kailan ako mag-a-apply sa trabaho. Sagot nito. Nisi, pwede ka bang pumunta dito sa apartment ko? Ha? Ngayon ba? Bakit? Sunod-sunod nitong tanong na may kakaibang nararamdaman. Oo, ngayon. Bakit? Gusto kasi kitang makita. Sagot nito kahit iba ang laman ng kaniyang isipan. Sige, magbibihis lang ako. Sagot ni Nisi. Matapos na nagkapwa sila, nagpatay ng tawag. Habang si Liam naman ay tuwang-tuwa sa naging sagot ni Nisi sa kanya at halos tumalon siya sa tuwa dahil sa kaniyang sayang nararamdaman. Sa isipan niya ito ang tamang panahon upang makuha niya si Nisi. Mabilis siyang nagtungo sa kaniyang kwarto at nagbasa ng sexy magazine. Nanood pa siya ng sexy videos sa kaniyang phone upang kapag nag-umpisa sila ni Nisi ay magmukha siyang expert at hindi siya mapahiya rito. Na-excite naman ako! Gigil niyang sambit sa kaniyang sarili, sabay may kumatok sa kaniyang pintuan. Kulang na lang ay maghiwalay ang kaniyang kaluluwa mula sa kaniyang katawan. Sa sobrang gulat at sa sobrang pananabik, patakbo niyang tinungo ang kaniyang pintuan at pinagbuksan ng tao sa labas. Rudolph? Disappointed niyang wika. Inaasahan niya kasing sinisi na ang dumating. Aba, bakit parang ayaw mo kong makita? Wika nito sa medyo nagdamdam na tono. Ano? Haharang ka lang ba sa pintuan mo? Hindi mo ba ako papapasukin? Dugtong nito. Sige na nga, pumasok ka na nga. Labag sa loob niyang tugon. Huwag kang magtatagal dito ha. Dadating si Nisi ngayon at ayaw kong nandito ka dahil makakaistorbo ka lang sa moment naming dalawa. Dugtong niya. Aba, may magaganap pa. Ngisi nitong tugon. Huwag kang mag-alala. Nandito lang naman ako dahil manghihiram ako ng mga bala mo. Wala akong aliw sa bahay, kaya pahiram muna ng isa. Wika nito sa kanya. Ibinigay ni Liam ang kailangan ni Rudolph sa kanya. Gaya nga ng sinabi nito ay hindi nga ito nagtagal. Agad itong umalis nang makuha na nito ang nais nito. Hay, mabuti naman at umalis na ang mokong. Wika niya sa kaniyang sarili at may kumatok na naman ang pintuan.
Ano ba, Rudolph? May naiwan ka pa ba? Sigaw niya mula sa loob at padabog na binuksan ang pintuan. Nisi? Nautal niyang wika na animoy nahiya pa siya sa kung paano niya ito pinagbuksan. Agad na nanlaki ang mga mata niya nang sayuri ng kanyang buong paningin ang kasuotan ng kanyang nobya. Nakabistida ito ng maluwang habang naka-off shoulder ang sabalikat nito. Doon niya napagtanto na maganda pala ang kutis ni Nisi. Nung college pa kasi sila ay lagi itong naka-t-shirt at nakapangmahaba lagi. And now, his girlfriend is showing some skin sa harap niya na para bang naghanda ito para sa kanya. Ang dali namang hawiin. Nanggigigil niyang sambit sa kanyang isipan nang muli siyang napatingin sa palda nito. Ganun kasi sa mga magazine, kay daling itaas ng mga palda. Liam, bakit parang nagiinit ang tenga mo? Tanong ni Nisi sa nobya nang mahalata niyang namumula nitong buong muka. Wala. Ano kasi? Mainit kasi at nakalimutan kong i-on ang aircon. Pasok ka. Aniya rito. Pumasok si Nisi sa loob ng bahay ng binata at humanga siya sa kalinisan nito. Halos walang alikabok ang loob ng bahay nito at sobrang linis ng paligid. Mas malinis pa yata ang boyfriend niya kumpara sa ibang babae. Umupo ka, alok ni Liam sa kaniyang nobya at naupo nga ito sa sofa na nasa sala. Gusto mo bang manood ng movie? Aniyaya niya rito. Base kasi sa magazine ay doon nag-uumpisa ang romantic scene ng magkarelasyon sa panonood ng movie ng magkasama. Sige, kung may maganda kang movie dyan, sagot nito sa kanya. Nagsala nga ang binata ng bala para mapanood nila ni Nisi. Pagkatapos nun ay naghanda muna siya ng pagkain para sa kanila, para mas romantic ayon na rin sa magazine. Nang mailapag ang pagkain sa harap nila ng kanilang nobya, ay tumabi siya dito. Si Nisi ay nag-enjoy sa movie habang si Liam naman ay naninigas na ang kaniyang pagkalalaki. Unti-unti niyang inakbay ang kaniyang kamay sa balikat nito at kinabig ito palapit sa kanya. Dahil sa pagkakalapit nila sa isa't isa, ay hindi na niya napigilan ang kaniyang sarili. Inamoy-amoy niya ang mabango nitong buhok, sabay halik sa pisngi ng dalaga. Liam, ano bang ginagawa mo? Naiilang na wika ni Nisi sa nobyo. Nisi, 7 buwan na tayo, pero wala pa rin nangyayari sa ating dalawa. Hindi ba dapat nangyayari naman talaga to sa magsyota? Lalo na kapag mahal naman nila ang isa't isa? Nisi, mahal mo ba ako? Oo. Mahal kita, Liam, sagot ng dalaga. Nisi, kung sakali, first time mo ba? Tanong niya rito. Tumangot ang dalaga bilang tugon. Oo, first time ko pa. Ilang nitong sagot at lumapad ang mga ngiti sa mga labi ni Liam. Tuwang-tuwa siya na hindi lang pala siya ang virgin sa kanilang dalawa. Ikaw, first time mo rin ba? Tanong nito kay Liam. Umiling ang binata. Hindi ko na ito first time. Pagsisinungaling niya. Kaya asahan mo na dadahan-dahanin ko lang. Dugtong niya at nag-umpisa na siyang halikan sa labi ang kaniyang nobya. Tinugon na naman ng dalaga ang bawat halik ni Liam dahil sa kadahilan ng mahal niya ito. Hinayaan niyang maglakbay ang mga labi nito sa kaniyang balat hanggang sa hinawakan na nga nito ang kaniyang isang dibdib. Liam, wag! Pigil ni Nisi sa kaniyang nobyo nang akmang hahawakan na nito ang pinakamaselang parte ng kaniyang katawan. Liam, wag muna tayo sa ganito! Dugtong ni Nisi habang hindi makatingin sa mga mata ng kaniyang nobyo na punong-puno na ng pagkadismaya. Nisi naman! Nandito na tayo eh! Akala ko ba mahal mo ko? Napalakas nitong sambit. Bilang lalaki ay mahirap magpigil ng emosyon lalo na kung tungkol ito sa sensasyon ng katawan.
Pasensya ka na talaga, Liam. Oo, mahal kita pero hindi pa ako handa sa ganito. Gusto ko kasing gawin ang bagay nito kapag kasal na ako. Sambit niya. Tila nahimasmasan si Liam sa sagot ng kanyang nobya. Bibihira na lang kasi sa panahon ngayon ang babaeng inihahanda ang kanilang sarili para sa lalaking mapapangasawa nila. Ang karamihan ng mga babae kasi ngayon ay, hala, go na lang. Hindi na iniisip ang kanilang mga sarili at binibigay na lang nila ang kanilang katawan sa kung sinong mga lalaki at sa kung sinong magiging karelasyon nila. Minsan nga ay babae nang nag-aaya ng malalaswang bagay sa kanilang mga nobyo. At ngayon, natutuwa siya na may kagaya pa pala ni Nisi sa mundo. Kinalma ni Liam ang kanyang sarili at niyakap ng mahigpit ang kanyang nobya. Pasensya ka na. Pasensya kung naging mapusok ako. Masaya ako na akong boyfriend mo, Nisi. Pangako, hindi kita pipilitin sa ganitong bagay kapag hindi ka pahanda. Rerespetuhin ko ang desisyon mo dahil nirerespeto kita at mahal kita. Sambit niya sa kanyang nobya. Para kay Liam, si Nisi na ata ang babaeng karespe-respeto sa lahat ng babaeng nakilala niya. Lumipas ang ilang buwan hanggang sa naging taon ay magkasintahan pa rin sina Liam at Nisi. Kasalukuyang kumakain sila ngayon sa mamahaling restaurant para sa kanilang first anniversary. Liam, bakit sa ganitong lugar mo pa ako dinala? Reklamo ni Nisi habang nag-aalala sa magiging bills nila sa naturang restaurant. Nisi naman, nasobrahan ata ang pagiging simple mo. Siyempre, first anniversary natin at gusto kayo maging memorable ito para sa ating dalawa. Don't worry sa bills dahil may trabaho naman ako at I can pay. Ano bang silbi ko bilang asawa mo kung sa ganitong restaurant ay hindi kita kayang dalhin, di ba? Anito at nanlaki ang mga mata ni Nisi sa binigkas ng kaniyang nobyo. Asawa? Bulalas niya. Liam, anong ginagawa mo? Liam! Nahihiya at natatarantang sambit ni Nisi at halos lumuwa na ang kaniyang puso mula sa kaniyang dibdib nang biglang lumuhod si Liam sa kaniyang harapan at pinagtitingin na sila ng maraming tao. Liam, tumayo ka dyan! Aniya habang kinakabahan. Hindi ako tatayo dahil hindi pa ako tapos. Sagot nito, sabay dukot ng kung ano mula sa bulsa. Isang maliit na box ang ibinalandra nito sa harapan ng nobya at dahan-dahan itong binuksan. Napatakip si Nisi ng kaniyang bibig sabay bagsak ng mga luha mula sa kaniyang mga mata. Liam? Oo na agad! Oo na! Agad niyang sambit kahit wala pang tinatanong si Liam sa kanya. Malaking ngiti naman ang gumuhit sa mga labi ni Liam. Talaga? Tinatanggap mo na ako bilang asawa mo? Masaya nitong sambit. Oo, Liam. Oo. Sagot niya at kinuha ni Liam ang isang kamay ng kanyang nobya at isinuot ang singsing sa isang daliri nito. Tumayo si Liam at mahigpit na niyakap ang kanyang nobya. I love you, Nisi. Bigkas niya sa dalaga habang nagpapalakpakan ng mga tao sa kanilang paligid. I love you too, Liam. Sagot niya sa binata. Kasalukuyang nagtitipon-tipon ang pamilya ni Liam sa bahay ng kaniyang magulang. Nandoon ang ate niya at mga kuya, pati ang kaniyang mga tita. Ano? Bulalas ng ina ni Liam nang ipagtapat niya ang kanyang desisyon sa mga ito. Yes, you heard me right. Mama, magpapakasal na ako. Pag-uulit niya sa kanyang salita. That's why pinatawag ko kayo rito, para ipalam sa inyo na magpapakasal na ako sa girlfriend kong si Nisi. Anak, parang ang bilis naman. Reklamo ng ina niya. Mom, isang taon na kami ni Nisi at alam kong kilala ko na ang babaeng pakakasalan ko. Yun lang naman ang importante, di ba? Kung mahal mo ang isang tao at kung sigurado ka na sa isang tao, di ba? Aniya sa kaniyang mama. Anak, nabuntis mo ba ang babaeng yan? Bakit nagmamadali kang pakasalan?
tanong ng kaniyang ama na tutol din sa bigla ang pagpapakasal ng kaniyang anak. Dad, wala pang nangyayari sa amin ni Nisi. Papakasalan ko siya dahil mahal ko siya. And I know na siya na ang dawan ko. At hindi dahil sa nabuntis ko siya o anong rason pa. Sagot niya. Liam, 1 year is sobrang bilis para magpakasal ka kaagad. Wika ng kapatid niyang babae. I agree with her. Sobrang bilis ng 1 year, Liam. Baka mamaya ay magsisi ka. Tura ng kuya niya. Hay nako, nandito kayo dahil gusto kong malaman ninyo na magpapakasal na ako sa babaeng gusto ko at hindi para pigilan niyo ako. Kahit anong sabihin ninyo ay magpapakasal pa rin ako. Buo niyang sambit sa kaniyang buong pamilya at walang nagawa ang mga ito sa nais niya. Idinaos ang kasal ni Nisi at Liam kasama ang kanilang mga pamilya. First night bilang mag-asawa ng dalawa ay naging sobrang sarap at sobrang saya ng kanilang pagsasama. Sa isang taon nila bilang magkasintahan ay sa wakas, isa na silang ganap na mag-asawa. Sobrang saya nila sa piling ng isa't isa. Ngunit ang kasiyahan na hindi panghabang buhay. Sa pagtira sa iisang bubong ay doon na pagtanto ng dalawa na maraming bagay pala silang hindi mapagkakaunawaan. Kagaya na lang ng mga kulay ng mga gamit sa shower at CR. Mga tamang paglagay ng simpleng medyas at higit sa lahat, ang tamang timpla ng pagkain. Ano Liam, kamusta ang adobo ko, masarap ba? Ganadong tanong ni Nisi sa kaniyang asawa na kakasubo pa lang ng niluto niyang adobo. Nilasap naman ni Liam ang pagkain at nilasahan. Okay naman siya, masarap naman. Medyo maalat lang at tingin ko ay mas masarap pa rin ang luto ni Mama. Anito sa asawa. Dikit bagang at masamang tinignan ni Nisi ang kaniyang asawa. Ganun ba? Mas masarap pala ang luto ng mama mo. E di umuwi ka sa inyo at doon ka kumain. Pabagsak niyang wika sabay tayo mula sa kaniyang kinauupuan at kinuha ang kaniyang nilutong ulam maging ang plato nito. Tol, yan kasi ang napapala mo. Sinabihan ka na namin noon na huwag ka na munang magpakasal pero ayaw mong papigil. Sabi mo, dawan mo na si Nisi. O ano ka ngayon? Wika ni Rodrigo sa kabilang linya. Tol, hindi ko naman pinagsisisihan na naging asawa ko at pinakasalan ko si Nisi. Ang hindi ko lang maintindihan ay yung tatanungin niya ako ng mga bagay-bagay. Tapos kapag hindi niya nagustuhan ng sagot ko ay sa akin siya magagalit. Konsumisyon niyang tugon sa kaibigan. Tol, ganyan talaga ang mga babae. Mahirap intindihin. Kung may mapang ipinagbibili tungkol sa mga utak nila ay matagal na akong bumili, tol. Dito sa mundo, mahirap talagang intindihin ang babae. Mabuti pa nga ugali ng aso ay madali mo lang maintindihan kaysa sa ugali ng mga babae. Tugon naman ito. Sinabi mo pa. Sagot niya kay Rodrigo. Matapos mag-usap ng magkaibigan, ay kapwa na sila nagbaba ng phone. Habang sa kabilang banda naman ay tuwang-tuwa si Nisi dahil sa na-promote siya sa kaniyang trabaho. Excited siyang umuwi. Pagkarating niya sa kanilang bahay, ay agad siyang kumaripas ng takbo sa asawa niyang kasalukuyang nagluluto sa kusina. Nauna itong umuwi kaya nagluto na ito ng kanilang makakain. Liam! Han! Kinikilig niyang wika, sabay yakap sa kaniyang asawa mula sa likuran. Ang saya mo ah, anong nangyari? Sagot nito sa asawa habang niluluto ang kanilang pagkain. Liam! Napromote ako! Napromote ako sa trabaho ko! Tuwang-tuwa nitong pagbabalita sa asawa. Sumilay ang malawak ng ngiti sa labi ni Liam. Talaga? Napromote ka? Tumangot ang usinisi bilang sagot sa asawa habang may ngiti pa rin sa labi. Wow! Congratulations, Han! Masigla niyang sabi sa asawa at niyakap niya ito ng sobrang higpit. Masaya siya sa success ng kaniyang asawa sa trabaho nito. Kahit marami silang hindi pinagkakaunawaan sa isa't isa, ay mas marami pa rin silang masasayang araw bilang mag-asawa na nagpapatibay ng kanilang relasyon. Subalit sa likod ng success na yon ay may kaakibat na pagsubok. Kasalukuyang nasa kusina si Nisi upang ipaghanda ang kaniyang asawa ng makakain at para sa baon nito. Isang yakap sa likuran
ang ibinigay ni Liam para sa kanya. Mga yakap na naglalambing. Liam, ano ba ang aga-aga? Walang ganang sambit ni Nisi nang halikan siya ni Liam sa leeg. I miss you so much, Nisi. Halos bulong na bigkes ni Liam. Halatang naglalambing sa asawa. Liam, huwag ngayon, may pasok pa tayong dalawa. Wika niya sa asawa. Ngunit pinatay lang ni Liam ang apoy sa kanilang stove at kinabig ang bewang ng kanyang asawa paharap sa kanya. Sinalakay ni Liam ng maalab na halik ang mga labi nito. Kinawit naman ni Nisi ang kanyang dalawang braso sa leeg nito at humalakhak sa nakakakiliting mga halik ni Liam sa kanya. Liam, may trabaho tayo! Lambing niyang wika. Ako? Wala akong trabaho dahil day off ko today. Baka naman pwede kang umabsan sa trabaho mo ngayon, Nisi. Lambing na wika ni Liam sa asawa habang si Nisi naman ay tinitigan ang oras sa kanyang relo. Hinawakan niyang dalawang pisngi ng kanyang asawa at marin itong hinalikan sa labi. I love you, Liam. Babawi ako next time, I promise. I have to go. Wika niya sa asawa at agad itong tinalikuran. Habang si Liam naman ay masama ang loob sa asawa. Simula kasi noong na-promote ito sa trabaho ay wala na itong oras sa kanya. Nawala na ito ng oras para sa kanilang dalawa. Puro na lang trabaho ang nasa isip nito at animoy nakakalimutan siya nito na parte pa siya ng buhay nito. Halos 2 taon na silang mag-asawa at nais na niyang magkaroon ng anak. Ngunit dahil abala si Nisi sa sarili nitong trabaho, ay halos wala na itong oras para sa kanya. At ni isang anak ay wala pa silang nabubuo. Nagpatuloy ang ilan pang mga linggo at walang nagbago sa kinikilos ni Nisi. Mahal nito si Liam, ngunit hindi niya napapansin na kinakain na siya ng kanyang trabaho at nakakalimutan na niya ang kaniyang asawa. Kasalukuyang kakatapos lang ni Liam sa kanyang trabaho at hindi siya kaagad dumiretso sa bahay nila. Bagkus ay nakipag-inuman siya kay Rudolph. Ang bigat ng problema mo, Liam. Sinisi na naman ba? Tanong nito sa kaibigan. Ano pa ba? Masamang loob niyang sagot sa kanyang barkada. Hindi ko na nga maintindihan kung mag-asawa ba talaga kami o mga boarders na lang kami sa iisang bahay. Minsan kasi aalis ako sa bahay, tulog siya. Dadating siya sa bahay, tulog ako. Halos wala na kaming oras sa isa't isa, Rudolph. Gusto ko na siyang mabuntis para magkaroon na kami ng anak. Pero wala eh. Mabigat sa loob niyang dugtong. Sa mga kataga mo ay parang wala kang dilig. Ilang buwan ka na bang pinabayaan ni Nisi? Baka gusto mong magliwaliw muna tayo. Ano na naman ba yan, Rudolph? Irereto mo na naman ba ako sa mga hot babes mo? Nako, ayoko. Kahit ganun si Nisi ay mahal na mahal ko yun at hindi ko siya kayang lokohin. Turan niya sa kaibigan. Bahala ka, matutuyuan ka na niyan. Anito. Si Rudolph ay binata pa rin at wala itong ibang alam kundi ang mag-enjoy sa mga babae. Alam nito ang lugar ng halos lahat ng mga bar at club sa paligid. Matagal na rin siya nitong tinutukso na gumamit ng ibang babae. Ngunit ayaw niya. Masyado niyang mahal si Nisi para ipagpalit lang ito sa isang gabing kaligayahan. Akmang tutungga si Liam ng alak nang biglang tumatawag ang number ng kanyang asawa at agad niya itong sinagot. Nisi, pauwi ka na ba? Bungad tanong niya rito. Liam, asawa ni Nisi? Wika ng babaeng nasa kabilang linya. Kumunot ang noo ni Liam dahil kilala niya ang boses ng kanyang asawa. At alam niyang hindi si Nisi ang kausap niya ngayon sa phone. Bakit po? Sino ito? Nasaan ang asawa ko? Sunod-sunod niyang tanong rito. Boss ako ni Nisi. Nandito ako ngayon sa ospital. Itinakbo namin ang asawa mo kanina. Bilisan mo na dyan. Puntahan mo siya rito. Sambit nito sa kabilang linya at walang kaabog-abog na nilisan ni Liam ang bar. Ni hindi na nga siya nagpaalam kay Rudolph sa sobrang pagmamadali niya. At pag-aalala sa kaniyang asawa. Nang marating niya ang ospital ay agad siyang nagtanong sa nurse at nakuha niya ang room ng kaniyang asawa mula rito. Nang makarating sa kwarto ay agad siyang sinalubong ng isang babae. Ikaw na ba si Liam? Tanong nito
at tumangutango siya sa babae. Ako nga po, anong nangyari sa asawa ko? Liam, nagmamadali ako. Hindi ko na masasagot ang tanong mo, kaya sa doktor ka na magtanong agad. Ikaw na ang bahala sa asawa mo. Anito sa kaniya, at agad siya nitong iniwan. Pumasok siya sa loob ng kwarto at naabutan ni Liam ang kaniyang asawa na nakahiga sa kama. Nilapitan niya ito. Nisi, ano pang nangyari? Tanong niya sa asawa at halos hindi ito makatingin sa kaniya. I'm sorry. Madamdamin nitong wika sabay patak ng mga luha mula sa kaniyang mga mata. Mas nagtaka naman si Liam kung bakit ito humihingi ng sorry sa kanya. Nisi, bakit ka humihingi ng sorry? Ano ba talagang nangyari? Naguguluhan niyang tanong. Sabay bumukas ang pintuan at pumasok ang doktor. Agad itong sinalubong ni Liam at tinanong. Doc, what happened? Anong nangyari sa asawa ko? Well, sir, huwag sana kayong mabibigla. But I'm sorry to tell you this that your wife lost your baby. Anito sa kaniya na ikinabigla ni Liam. Ano? Bulalas niya sa mahinang tinig sabay tapo ng tingin sa asawa niyang hindi pa rin makatingin sa kaniya ng diretso. Hindi na ho namin naagapan pang mailigtas ang baby. She's 4 weeks pregnant. She lost the baby dahil stress siya. Pagod ang kanyang katawan and that's the reason why she lost the baby. Your wife need more rest dahil sa nangyari. Dugtong nito. Excuse me. Paalam na nito sa kanya. Habang si Liam naman ay bagsak ang kaniyang balikat. Pangarap niyang magkaanak at ito na pala yon. May baby na sana sila kaso nawala pa dahil sa sobrang workaholic ng kaniyang asawa. Bagamat ganun ang nangyari ay hindi niya sinisisi ang kaniyang asawa. Bagkus ay inalagaan niya ito hanggang sa makabawi. Simula rin ng araw na yon ay mas lalo pa niya itong minahal. Ngunit nang umayos ng pakiramdam ni Nisi ay inaasahan niya itong magdahan-dahan sa trabaho. Ngunit mali siya. Mas isinubsob pa nito ang sarili nito sa trabaho at wala siyang nagawa tungkol dito. Kung wala itong oras sa kanya noon, ay mas lumala pa ito ngayon. Halos hindi na nga sila mag-abot o magkita man lang sa kanilang pamamahay. Kasalukuyang nakahiga sila ngayon sa kanilang kama, akmang matutulog na si Nise, nang biglang nagsalita si Liam. Oo nga pala Nise, may sasabihin ako sa iyo bago ko pa ito makalimutan. Ano yon Liam? Lilipad ako bukas papuntang Cebu. Cebu? Bakit? Anong gagawin mo sa Cebu? Doon ako inassign ni boss, kaya isang buwan ako doon. Sagot niya. Isang buwan? Bulalas niya sa disgustong tinig. Ang layo ng Cebu at sobrang tagal ng isang buwan. Liam, isang buwan ka sa Cebu? Ang tagal naman! Ang layo pa! Bakit ka pumayag? Ano naman? Wala rin namang pagkakaiba kung nasa Cebu ako at kung isang buwan ako doon. Pareho lang naman yon sa sitwasyon natin dito. Halos hindi na tayo magkita at wala na nga tayong oras para sa isa't isa. Malamig nitong tugon. Hinapuhap ni Nisi ang balikat ng kanyang asawa, trying to be sweet to her husband. Nagtatampo ka na ba sa akin? Malambing yung wika sabay halik sa liig ng asawa. Matulog ka na, maaga ka pa bukas. Wika ni Liam sa asawa. Kisap matang nanibago si Nisi kay Liam. Dati-rati kasi ay ito ang naglalambing sa kanya. At ni minsan ay hindi siya nito inayawan. Ngunit kakaiba ito ngayon. Para itong walang gana sa kanya at nanlalamig na ito. Doon niya napagtanto kung gaano niya katagal na pabayaan ang kaniyang asawa. Sinubukan niya itong lambingin ulit. Pero humihilik na ito. Kinaumagahan ay nagising na lang siyang wala na ang kaniyang asawa at tanging text message na lang ang dumating para sa kanya. Biyahin na ako papuntang Cebu. Ingat ka dyan. Nakaramdam ng lungkot ang puso ni Nise dahil sa text message na yon. Wala kasi itong I love you. Sa bawat text ni Liam noon ay may I love you itong dugtong na hindi nito nalilimutan. Liam,
Bigkas niya sa pangalan nito. Habang nangangamba ang kaniyang puso at isipan, pakiramdam niya ay unti-unti nang nawawala ng gana sa kaniya si Liam at animoy lumalayo na ang loob nito sa kaniya. Habang nasa office si Nise ay hindi mahapakali ang kaniyang isipan. Kanina pa nag-iintay ang kaniyang group of staff, ngunit hindi pa siya umiimik, kay layo ng kaniyang iniisip. Ma'am, anong oras po tayo magsisimula? Basag katahimikan ng isang staff. I'm sorry. Paumanhin niya sa mga ito at nagsimula na siyang magsalita hanggang sa matapos ang kanyang meeting kasama ang mga ito. Pagkalabas ng mga staff mula sa kanyang office ay agad na naging usap-usapan ng mga ito si Ma'am Nisi nila. True, parang tulala si Ma'am Nisi ngayon. Iba sa dating siya. Sambit ng bakla. Agree ako dyan. Hindi naman siya ganun noon eh. Ako ha, wala akong masasabing masama kay Ma'am Nisi. Mabait siya at magaling kaso iba siya ngayon. Parang lutang. Sagot ng isa at narinig iyon ng kanilang boss. Dahil sa usap-usapan na yon, ay pinatawag si Nisi ng kanyang boss. Nisi, ano ito ang pinapakita mo sa trabaho mo? Look Nisi, you're one of the best employee that I have sa kumpanya ko. Ang ganda ng mga performance mo rito and I'm concerned sa bawat tauhan ko. Kaya kita pinatawag dito sa office ko to ask you kung ano ba ang problema mo. Might I can help you para bumalik ka sa dati mong kilos? Anito sa kanya. Ma'am, nakakahiya pong sabihin eh. Aniya sa kaniyang boss. Come on, Nisi. Sabihin mo na sa akin, huwag ka nang mahiya. Is it about family? Tanong nito. Kung family po ma'am, wala po akong problema. Pero parang may problema ako sa asawa ko. Sagot niya rito. Oh, si Liam? Bakit? Usisa nito. Eh kasi po, pakiramdam ko po ay nanlalamig na sa akin ng asawa ko. Pakiramdam ko po ay unti-unti siyang nagbabago. Seryosong problema nga yan, Nise. Matanong ko lang, natutugunan mo pa ba ang mga pangangailangan ng asawa mo? Nagkibit-balikat si Nise bago sumagot. Yun nga po eh. Medyo matagal ko na pala siyang napapabayaan. Mahabang buwan na palang hindi ko siya napapagbigyan at pinapansin. Naging abala ko sa trabaho ko at higit sa lahat ay mas isinubsob ko pa ang sarili ko sa trabaho noong nakunan ako. Sinisisi ko ang sarili ko sa pagkawala ng baby ko kaya ang trabaho ko ang ginawa kong libangan upang makalimot. Isa pa, nahihiya ako sa asawa ko. Gustong gusto na niyang magkaanak. But I failed to give him one. Nag-fail din ako bilang asawa niya. Wika ni Nise at ngayon lang niya napagtanto ang kanyang kakulangan para sa asawa. You know, Nise, I'm a mother. I'm a wife too. Tayong mga babae ay dapat nating tandaan na priority natin ang pamilya natin. Yes, may trabaho tayo pero dapat ay hindi natin nakakalimutan na may mga responsibilidad tayo sa mga asawa natin. We need a balance. Dapat balanse ang oras natin para sa asawa, sa trabaho, at sa mga anak natin. Nisi, you are a great employee and I am concerned for you. Kung ako sa'yo, ay agapan mo na ang asawa mo. Mahirap kapag nanlalamig na sila sa atin, lalo na sa sitwasyon mo na ilang buwan mo na pala siyang napapabayaan. Baka maghanap yun ng iba. Baka hanapin niya sa ibang hindi mo na ibibigay sa kanya. At bakit mo naman hahayaan na mangyari yon kung kaya mo naman palang ibigay, diba? You just need a balance. Now, I gave you 2 weeks off. Ayusin mo ang relasyon nyo ni Liam. At kapag okay na kayo, bumalik ka na sa trabaho mo. Wika nito sa kanya na ikinasaya ng kaniyang damdamin. Thank you po ma'am, sobrang thank you po. Abot langit niyang pasasalamat sa kaniyang boss na sobrang naiintindihan siya. Kaya agad siyang nag-book ng flight papuntang Cebu para bukas. Habang sa kabilang banda naman ay nasa club na naman si Liam, kasama ang kapwa engineer niya. Babae ito at katrabaho niya.
Kakaiba kung tumitig ang babae sa kanya. Ramdam na ramdam niya ang bawat titig nito sa kanya, ngunit hindi niya yun pinapansin. Ginawa niyang abala ang kaniyang sarili sa alak na nasa harapan niya. Liam, matanong ko lang, anong type mo sa isang babae? Tanong nito na may malagkit na titig para sa kanya. Type? Sa ngayon, hindi ko na alam kung anong type ko sa isang babae. May asawa na kasi ako at hindi na ako nahuhumaling sa iba. Sagot niya. Ang swerte naman ng asawa mo sa'yo. Sagot nito, ngunit iba ang nasa isip ng babaeng si Mina. Type na type niya si Liam at ang ugali nito na napaka-loyal sa asawa ang siyang mas nagustuhan niya. Hindi pa nga niya nakikita ang asawa nito ay labis-labis na ang kaniyang inggit para rito. And Liam's attitude make her feel na agawin ito mula sa asawa nito. Lumalalim na ang gabi at medyo marami na ang nainom na alak ni Liam. Habang si Mina ay lasing na kahit medyo konting alak pa lang ang naiinom nito. Mina, tara na. Ihahatid na kita sa apartment mo. Parang hindi mo na yata kayang umuwi. Nag-aalala ang wika ni Liam sa dalaga habang akay-akay niya ito. Halos hindi na kasi nito maihakbang ang sarili nitong mga paa. Kaya wala siyang ibang choice kundi akayin ito. Alangan namang pabayaan niya itong umuwi ng mag-isa. Baka mapasama lang ito kung hindi niya sisiguraduhin ang kaligtasan nito. Pumara ng taxi si Liam. Huminto naman ito para sa kanila at agad niyang pinasok ang dalaga sa loob. Ungol ng babae at tila parang nasusuka pa ito. Hinimas-himas ni Liam ang likod ng babae upang maibsan ang masama nitong nararamdaman. Hindi mo pala kayang uminom eh. Sana hindi mo na ako niyaya at sana hindi mo dinamihan ang alak na ininom mo. Aniya sa babae. Inihilig ng babae ang kanyang ulo sa balikat ng binata. Hinahawakan naman ni Liam ang ulo nito upang alalayan. Kalahating gising at kalahating tulog na kasi ang diwa ni Mina dahil sa alak. Lingid sa kaalaman ni Liam na palihim nang umingiti ang dalaga at tuwang-tuwa ito sa kabaitang ipinapakita ni Liam sa kanya. Ang totoo ay umaarte lang siyang lasing at 80% pang malakas ang kaniyang diwa maging ang kaniyang isipan. Nang makarating sa apartment ay patuloy pa ring umaarte ang dalaga bilang lasing. Halos buhati na ito ni Liam. Kinuha niyang susi mula sa bulsa ng dalaga at binuksan ang gate ng apartment nito hanggang sa pintuan nito. Nang makarating sa loob ng bahay ay hinanap ng kamay ni Liam kung saan ang switch ng ilaw dahil sobrang dilim ng bahay nito. Akmang paiilawin na nito ang ilaw nang biglang tumuwid ng tayo si Mina. Sabay hinalikan ang labi ni Liam. Malakas na itinulak niya ang dalaga palayo sa kanya. Mina! Ano bang ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Malakas niyang sabi sa dalaga at hindi niya nagustuhan ang ginawa nito. Anong ginagawa ko? Hinahalikan ka, syempre! Sagot nito. Ah, so hindi ka lasing at nagpapanggap ka lang ng lasing. Okay ka rin ano? Niloloko mo pala ako kanina pa. Bakit mo to ginagawa, Mina? Dahil gusto kita. Ang lalaking gaya mo ang gusto ko. Pagtatapat nito. Pues, tigilan mo na yan dahil may asawa na ako. Mahal ko ang asawa ko, Mina. Kaya bahala ka na rito sa loob ng bahay mo. Tutal, hindi ka naman pala lasing. Wika niya sa nagagalit na tinig, sabay tinalikuran ng dalaga. Akmang lalabas na sana siya nang bigla siyang yakapin ng babae mula sa likuran at hinalik-halikan siya nito sa kanyang leeg. Muling kinalas ni Liam ang mga yakap ng babae sa kanya. Mina, ano ka ba? Sabing tigilan mo na ito! Singhal niya sa dalaga. Nagpipigil ka ba sa sarili mo, Liam? Huwag mo naman akong tanggihan dahil alam kong nananabik ka na sa ganitong bagay. Para kang matagal na pinabayaan ang asawa mo. Huwag ka nang mahiya sa akin. Tayo lang naman ang makakaalam eh. Isa pa, malayo naman ang asawa mo. Alam kong init na yung katawan mo at handa akong tugunan yan. Pangako ko sa'yo, walang makakaalam nito kundi tayong dalawa lang.
Wika nito kay Liam, sabay kabig sa lalaki, at siniil ito ng maalab na halik. Panay tanggi si Liam, ngunit kakaiba ang mga halik ni Mina. Nakakahamon, hanggang sa kusa ng tumutugon ang kaniyang mga labi sa bawat halik nito. Isa pa, nananabik na siya sa ganung bagay dahil ilang buwan na niya itong hindi nararanasan sa piling ng kaniyang asawa. Uminit ng uminit ang bawat halik hanggang sa may nangyari sa kanilang dalawa. Kinabukasan ay maagang nagising si Liam. Agad siyang nagbihis at nagmadaling umalis mula sa bahay ng dalaga. Ang unang naisip niya ay nagkasala siya sa kaniyang asawa, kaya halos tumakbo siya palabas ng bahay nito. Habang si Mina naman ay nakangiting pinagmamasdan si Liam habang umaalis ito sa kaniyang apartment. "It's too late, Liam. Magiging akin ka rin." Wika nito sa isipan. Pagkarating ni Liam sa kaniyang apartment ay agad siyang pumasok. Akmang papunta siya sa banyo upang maligo. Ngunit nakasalubong niya si Nise. Nanlaki ang kaniyang mga mata at tila parang binuhusan siya ng malamig na tubig nang makita niya ito. Nise? Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nandito? Nauutal niyang sambit. Nandito ako para bumawi sa'yo. Nag-leave ako sa work para sa'yo. I realize na hindi na pala ako nagiging asawa sa'yo kaya nandito ako para bumawi. Sagot nito sa asawa. Saan ka ba galing? Kanina pa kita iniintay pero wala ka. Hindi ka ba dito natulog? Ako? Nag-inuman kasi kami ni Gerald kagabi. Napasama ang inom ko at doon na pala ako sa bahay niya nakatulog. Palusot niya. Gerald? Sino si Gerald? Si Gerald. Head ko. Sagot niya at hindi niya alam kung saan siya kukuha ng palusot sa kaniyang asawa. Gawa-gawa na nga lang niyang pangalang Gerald. Huwag kang uminom ng sobra next time ha. Payakap nga sa asawa ko. Lambing ni Nise kay Liam at akmang yayakap na siya rito nang pigilan siya nito. Mamaya ka na yumakap sa akin, Nise. Mabaho ako at maliligo pa muna ako ha. Nakakahiyang yayakapin mo ko tapos ang baho ko. Palusot niya. Kahit ang totoo ay natatakot siyang maamoy ni Nise. Natatakot siyang mangamoy babae siya sa ilong nito. Dinaanan niya ang kaniyang asawa at agad na tinungo ang shower. Ngunit sa pagdaan niya ay naamoy pa rin ni Nise ang kakaiba niyang amoy. Han? Tawag niya kay Liam at huminto naman ito. Bakit Han? Bakit parang iba ang amoy mo? Bakit parang ang sweet naman ng amoy mo? Nagbago ka ba ng cologne? Cologne? Hindi ah. Ano lang, sinubukan ko lang ang cologne ni Gerald kung mabango ba. Pagsisinungaling niya at hindi naman nagtanong pa si Nise sa asawa. Dumiretso si Liam sa shower at habang naliligo siya ay pabagsak siyang napasuntok sa pader. Anong ginawa ko? Mahal ko si Nise. Bakit ko ito nagawa sa asawa ko? Nakukonsensya niyang bigkas sa kaniyang sarili. I swear, hindi na ito mauulit pa. Pangako. Dugtong niya sa kaniyang sarili. Matapos mag-shower ay pumasok siya sa kaniyang kwarto. Nang makapasok siya, ay bumalandra sa kaniyang harapan ang asawa niyang nakasuot lang ng two-piece. Nise, bakit ganyan lang ang suot mo? Maliligo ka ba? Tanong niya rito. Tumayo ang kaniyang asawa mula sa kama. Hindi. Sinabi ko naman sa'yo, diba? Na babawi ako? Wika nito at ikinawit ang kaniyang dalawang braso sa leeg ng kaniyang asawa at hinalikan ito sa labi. I'm sorry, Liam. I'm sorry, Han. Alam kong napabayaan kita kaya nandito ako para bumawi. Hayaan mo akong gawin ito para sa'yo. Dugtong niya rito. Hindi mo kailangang mag-sorry, Han. I love you. Sagot niya, sabay halik sa labi ng kanyang asawa at niyakap ito ng sobrang higpit.
Ako ang dapat mag-sorry sa'yo, Nise. Nagkamali ako. Ang laki ng pagkakamali ko sa'yo. Sambit niya sa kanyang isipan, sabay siniil ng maalab na halik ang labi ng kanyang asawa hanggang sa muli nilang nalasap ang kanilang mainit na pagmamahal para sa isa't isa. Habang nagtatrabaho si Liam ay inaasikaso ni Nise ang lahat para kay Liam. Sinulit niya ang kanyang bakasyon sa pamamagitan ng pagiging asawa rito. Naging masaya at maayos ang kanilang pagsasama. Pakiramdam ni Nise ay unti-unti nang bumabalik ang dating apoy nila sa kanilang pagmamahalan. Habang si Liam naman ay nakampante siya, dahil simula nung dumating na si Nise ay mas lalo niyang pinagtibay ang pagmamahal niya rito. Hindi na rin siya kinukulit ni Mina. Wala itong tawag at text sa kanya. Kapag nasa trabaho sila, ay trabaho lang din ang kanilang ginagawa. Hanggang sa natapos ang 2 linggong bakasyon ni Nise sa Cebu. Han, I love you. Ngayon pa lang ay miss na kita. Malambing na wika ni Nise sa kaniyang asawa at niyakap ito ng sobrang higpit. Ako din, Han. Miss na kita agad. Di bale, mahigit 1 linggo na lang naman ay babalik na ako sa Laguna. Malapit na akong matapos dito sa Cebu, kaya mabilis lang ito at muli na tayong magkakasama. Sabi niya sa asawa. Let's go. Hatid na kita sa airport. Wag na, kaya ko na. Pumasok na lang sa trabaho mo dahil oras na, Han. Huwag kang maghahanap ng iba kapag wala ako, ha? Pabirong wika ni Nise at mapait namang ngumiti si Liam. Ang bagay kasi na yon ay nagawa na niya. Oo naman! Bakit naman ako maghahanap ng iba kung may asawa na ako, di ba? Tugon niya rito sabay tusok ng malaking konsensya sa kaniyang puso. Alam ko, Han. Alam kong mahal mo ako kaya hindi mo ako magagawang lokohin kahit 1 gabi lang. Aniya sa kanyang asawa na may buong pagtitiwala rito. Hinalikan niya si Liam ng 1 mariin na halik sa labi bago nagpaalam ng tuluyan. Habang si Liam naman ay pumasok na sa kanyang trabaho. Matapos niyang magtrabaho ay umuwi na siya agad sa kanyang apartment. Laking pasalamat niya na ni 1 beses ay hindi siya kinulit ni Mina. Kung mag-uusap sila ay tungkol lang sa trabaho. Kasalukuyang nasa sofa ngayon si Liam habang dinadial ang number ng kaniyang asawa dahil nais niya itong makausap at upang sabihin rito kung gaano niya ito kamahal. Nag-ring ang phone ni Nise, ngunit abala ito kaya hindi nito nasagot ang tawag ng asawa. Akmang idadial muli ni Liam ang number nito, ngunit may biglang kumatok sa kaniyang pintuan. Hay nako, salamat at dumating na. Gutom na ako. Sabi niya sa kanyang sarili at binuksan ang pintuan. Surprise! Masiglang wika ni Mina sa lalaki habang may dala itong pagkain. Ikaw? Dilat matang nagulat si Liam sa pagdating ng babae sa kaniyang apartment. Anong ginagawa mo dito? Pwede ba? Umalis ka na? Singhal niya sa babae. At hindi na niya nais pang magkasala sa kaniyang asawa. Grabe ka naman sa akin, Liam. Matapos ang nangyari sa ating dalawa ay parang ayaw mo na akong makita. Naging mabait naman ako, ha. Hindi naman ako ng gulo nang nandito ang asawa mo, ha. Pinagbigyan ko naman siyang makasama ka. At ngayon, ako naman dahil wala na siya. Sambit nito kasama ang makapal nitong muka. Mina, umalis ka na bago pa ako maging basto sa'yo. Mariin niyang sambit. Ipinalakpak naman ng dalaga ang kanyang 2 kamay na may ngiti sa mga labi. Wow! Dapat na ba akong matakot niyan? Dapat na ba akong kabahan? Nakakatakot ka naman, Liam, pero ako ba talagang dapat matakot? O ikaw? Anito na may halong banta sabay pinakita kay Liam ang picture nilang 2 hubot-hubad. Tila nawala ng tapang si Liam sa buo niyang pagkatao nang makita ang picture na yon. Napalunok siya ng kanyang laway sa maaring gawin ni Mina sa pagsasama nila ni Nise. Humagalpak sa tawa ang dalaga nang napansin niyang tumahimik si Liam at pumasok siya sa loob ng bahay nito. Liam, matatakotin ka pala?
Nakakatuwa kang panoorin. Pang-aasar nito. Mina, bakit mo ito ginagawa sa akin? May asawa akong tao. At kung gusto mo ng boyfriend or asawa, tsaka kung makakahanap ka naman kasi maganda ka at matalino. Aniya rito at biglang sumeryoso ang mukha ni Mina. Ganun ba? Kung ganun, bakit hindi mo ako magawang magustuhan, Liam? Mahal kita at hindi ko naman hihilingin sa'yo na iwanan mo ang asawa mo. I'm willing and even ready na maging mistress mo. I'm okay with that as long as mayroong tayo. Kumbinsin ito sa lalaki. Hindi pwedeng mangyari yon, Mina. Isa lang ang mahal ko at si Nisi yon. Kahit sabihin mo pa sa akin na libre kitang gamitin ay ayoko. Ayoko nang magkamali sa asawa ko, Mina. Kaya parang awa mo na. Lubayan mo na ako. Kami ng asawa ko. That's not easy, Liam. I like you. I want you. Sagot nito. Mina, kung gusto mo ng pera, sige. Ibibigay ko sa'yo ang perang gusto mo. Tigilan mo lang ako. Eh paano kung ikaw ang gusto ko? Paano kung ayaw kong tumigil? May magagawa ka ba? Meron. Lalayo ako sa'yo, Mina. Subukan mo. See the picture? Madali lang itong ipasa sa asawa mo. Pananakot nito. Hindi mo magagawa yan. Dahil hindi mo naman alam ang Facebook niya, Instagram niya, or kahit anong contact sa kanya. What if I tell you that I know it? Sambit nito na kinakaba naman ni Liam. It's Nise Gallejos Suarez, right? Paano mo nalaman? May pangamba niyang tanong sa dalaga. Madali lang. Kahapon hindi ako pumasok sa work, di ba? I came here at nagpakilala ko sa asawa mo. Don't worry, hindi ko sinabi sa kanya na may nangyari sa ating dalawa. I told her na katrabaho mo ko and I came to visit. Nagkwentuhan kami and then I asked her Facebook. Proud nitong sambit, sabay malanding lumapit kay Liam. Your wife is kind and friendly, Liam. Kaya mo ba siyang saktan the moment na ipapasa ko sa kanyang picture nating dalawa? Yan ang wag na wag mong gagawin, Mina. Mariin at mabagsik niyang wika. Wag kong gagawin? Bakit? Sasaktan mo ako kapag ginawa ko yun? Hindi mo magagawa yan, Liam. Kaya kung gusto mong manahimik ako, ay simple lang naman ang gagawin mo. Have a relationship with me. Sabi nito sa lalaki. Sa isang linggo na pananatili ni Liam sa Cebu, ay halos ikamatay na niya ang konsensyang kanyang nararamdaman. Halos araw-araw kasing may nangyayari sa kanila ni Mina. Araw-araw din siya nitong binablockmail. Tinatakot siya nito na isasend niya ang photo nilang dalawa kay Nise. Bagay na hindi niya kayang mangyari. Ayaw niyang masaktan ang kanyang asawa. Kaya nilulunok na lang niya ang lahat ng konsensyang kaniyang nararanasan. Hanggang sa natapos ng isang buwan ni Liam sa Cebu, umuwi siya na may labis na konsensya para sa kaniyang asawa. Pagkarating niya sa kanilang bahay, ay sinalubong siya ni Nise. Han! Hindi na naituloy ni Nise ang nais niyang sabihin nang bigla siyang yakapin ng kanyang asawa ng sobrang higpit. Han? Mahinang wika ni Nise at niyakap ang asawa. May problema ka ba? Nagtataka niyang tanong. Wala. I miss you, Han. I love you. Sambit niya at hinawakan ng dalawang pisngi ng kanyang asawa at tinitigan ito sa mata. Kahit anong mangyari, tandaan mo, mahal na mahal kita, Nise. Ikaw lang at wala nang iba. Aniya sa asawa na ikinakunot ng noon ito. Ngumiti ng bahagya si Nise. Liam, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit parang kakaiba ka? May mali ba? Usisa nito. Wala. Sobrang nangulila lang ako sa'yo, Han. Bigkas nito, sabay siil ng manghalik sa labi ng kaniyang asawa. Uminit ang manghalik na yon at sa muli ay namagitan sa kanila ang init ng kanilang pagmamahalan. Kasalukuyang nakahiga ang dalawa sa kama ngayon at nagyayakapan. Nise, pwede ko bang mahiram ang phone mo?
sabi ni Liam sa kaniyang asawa. Bakit? Wala, may titignan lang ako. Casual niyang sambit. Binigay naman ni Nisi ang phone niya sa kaniyang asawa. Hinanap ni Liam ang Facebook ni Mina at blinak niya ito upang hindi nito masend sa kaniyang asawa ang kanilang photo. Nakahinga si Liam ng konti sa kaniyang ginawa. Sa wakas ay wala ng access at contact ito sa kaniyang asawa. Umaasa siya na titigilan na siya nito dahil wala na siya sa Cebu at kahit kailan ay wala na siyang balak na bumalik doon. Makalipas ang isang buwan mula noong umuwi si Liam galing Cebu, ay nakomportable na ang kanyang puso at isipan dahil wala nang Mina sa buhay niya. Naisip din niyang baka tumigil na rin ito dahil wala na siya sa Cebu. Nakablock na rin ito sa Facebook ng kaniyang asawa at hindi rin ito alam ang address nila sa Laguna. Kampante na siya sa bawat araw na lumipas at mapayapa ang kaniyang utak kapag pumapasok siya sa kaniyang trabaho. Excited siyang umuwi ngayon sa kanilang bahay dahil 4th anniversary nila ngayon ni Nise. Marami siyang dalang pagkain para sa asawa. Napapansin niyang nagiging matakaw na ito sa pagkain. Han! Han! Masuyong tawag ni Liam sa pangalan ng kaniyang asawa at agad naman iyong narinig ni Nise. Binalingan ito ang kaniyang bisita. Dito ka muna ha, nandito yata ang asawa ko. Maiwan muna kita dyan ha. Paalam niya sa kaniyang bisita. Masayang sinalubong ni Nisi si Liam at hinalikan niya ito sa labi. Han, may bisita ka pala at kanina ka pa niya hinihintay. Sabi niya sa asawang si Liam. Bisita? Sino? Kunot noon niyang tanong dahil wala siyang inaasahang bisita ngayon. Siya. Nakangiting sabi ni Nisi sa kaniyang asawa. Walang imik na nagulantang si Liam sa kaniyang nakita. Halos humiwalay ang kaniyang kaluluwa mula sa kaniyang katawan sa babaeng kaniyang nakita. Ang babaeng ayaw na niyang makita pa kahit kailan. Mina? Tangi niyang sambit at ayaw na ayaw niyang makita ang dalagang iyon sa kaniyang pamamahay. Ikaw naman Han, bakit ganyan naman ang reaksyon mo? Sabi ni Nise na nagtataka sa naging pagsambit ni Liam sa pangalan ng bisita. Oh, I understand kung bakit siya ganyan kagulat na nandito ako. Hindi ko kasi sinabi sa kanya na bibisita ako. Sagot ni Mina. Mina, anong kape ang gusto mo? Masuyong wika ni Nise. Black coffee, para mas matapang at para mas challenging. Tugon niya habang may lagkit ang nakaw tingin kay Liam. Sige, parang may black coffee pa naman ako dito. Sambit ni Nisi at nagtungo sa kanilang coffee cabinet. Han, ikaw ba? Gusto mo ba ng coffee? Sige Han, creamy white lang sa akin. Sagot niya. Ayaw mo bang mag-black coffee, Liam? Mukhang ayaw mong kabahan. Biro sa kanya ni Mina. Bakit naman kakabahan ng asawa ko? Ah, diba sabi ng karamihan ay nakakatubo raw ng nervyos ang black coffee. Simple niyang sagot sa asawa ni Liam habang si Liam naman ay napakaseryoso ng mukha nito. Wala na pala akong black coffee. Wait lang ah, lalabas muna ako saglit. Paalam ni Nisi sa kanila nang biglang nagsalita si Mina. Nisi, anong lotion ang gamit mo? Tanong nito na ipinagtaka ni Nisi. Bakit ito tinatanong ang lotion niya? Bakit gusto mong malaman? Takang tanong niya. Kasi pansin ko, dead ang skin mo. Dry na dry. Hindi maganda para sa babae ang may dry skin. Huwag mong pabayaan ang skin mo. Sige ka, baka ipagpalit ka ng asawa mo. Sabi nito. Hindi magagawa sa akin ng asawa ko yan. Sige na, alis na muna ako. Muling wika nito at agad nang umalis upang bumili ng black coffee sa tindahan. Nang sina Mina at Liam na ang magkasama, ay agad na nagsalita si Liam. Mina, umalis ka na sa pamamahay namin ng asawa ko. Mariin niyang bigkas. Liam naman, kararating ko pa nga lang eh. Pinapaalis mo na ako.
Ang ganda naman ng pagtanggap mo sa akin. Sagot niya. Wala kang lugar sa pamamahay ko, Mina. Gusto mo bang sabihin ko na sa asawa mo ang nangyari sa atin? Sabihin mo! Matapang naturan niya sa babae. Wala akong pakialam. Tatanggapin ko ang magiging reaksyon ng asawa ko. Handa na akong harapin ang galit niya. Mas mainam na yun kaysa malaya mong pinaglalaroan ang relasyon ko sa asawa ko. Dugtong niya. Habang sa kabilang banda naman ay napansin ni Nise na kulang palang dala niyang pera kaya nagpasya siyang bumalik sa kanilang bahay. Sigurado kang handa ka ha? Eh bakit nakikita ko sa mga mata mo na natatakot ka? Hamon ito sa kanya. Akmang bubukas ang pintuan nang mapansin niyo ni Mina at agad niyang hinawakan ang kwelyo ng damit ni Liam sabay kabigrito at hinalikan sa mga labi. Liam? Mahina ang wika ni Nise na nakabungad pa lang sa pintuan sabay patak ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Agad namang tumayo si Liam mula sa kanyang kinauupuan nang marinig niya ang boses ng kanyang asawa. Nise, magpapaliwanag ako! Aniya habang lumalapit palapit sa kanyang asawa at isang mabigat na sampal ang lumagapak sa kanyang pisngi. Kailan pa ha? Sambit ni Nise habang panay ang pagpatak ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Ang mga mata nitong nakatitig sa kanyang asawa ay punong-puno ng mga katanungan at sakit. Kailan mo pa ako niloloko, Liam? Kailan pa, Liam? Kailan pa? Humihikbi niyang sambit. Matagal na! Singit ni Mina. Matagal ka na niyang niloloko. Matagal na, Nise. At ilang beses na rin namin ginagawa ang kung anong ginagawa ninyong mag-asawa. Malakas nitong sambit. Hayop ka! Hayop kang babae ka! Gigil na wika ni Nise habang malaking hakbang ang ginawa niya papalapit sa dalaga at agad niyang hinablot ang buhok nito. Aray ko! Aray ko! Masakit! Aray! Reklamo ng dalaga sa mahigpit na kamay ni Nise sa kaniyang buhok. Malandi ka! Makatikang babae ka! Walang yaka! Galit na galit niyang sambit habang hinihila niya ang dalaga palabas ng kanilang pamamahay. Aray ko! Tama na, aray! Hiyaw nito nang halos isubsob na siya ni Nise sa simento. Masakit ha? Masakit? Mas masakit pa rin ang ginawa niyo sa akin! Wika niya sa nag-uumapaw na galit sabay inihagis ang dalaga palabas sa kanilang gate. Nakasubsob ang mukha ni Mina sa simento at nagdugo ang nguso nito. Nakadama ng hapdi si Mina sa kaniyang nguso. Idinampi niya ang kaniyang isang daliri at doon niya napagtanto na nagsugat pala ang kaniyang balat sabay masama nitong tinapunan ng tingin si Nise. Ikaw? Ang lakas ng loob mo para gawin sa akin ng lahat ng to! Kulang pa yan! Sana nga nabura na yung pagmumukha mo! Umalis ka na sa pamamahay ko! Malandi ka! Galit na sigaw ni Nise, sabay hablot ng basurahan at itinapon ito sa dalaga. Lumayas ka sa pamamahay ko! Dahil baka mapatay pa kitang babae ka! Banta niya sa dalaga at kumaripas ito ng takbo dahil sa takot. Magtago ka mula sa akin dahil kapag nakita kita ulit ay dudurugin ko ang mga buto mo sa katawan hanggang sa magtanda ka! Pahabol niyang sigaw at niyakap siya ni Liam mula sa likuran. Tama na, Nise! Tama na! I'm sorry! I'm sorry! Hikbi ni Liam habang humihingi ng tawad. Bitawan mo ako, Liam! Singhal ni Nise at malakas na kumawala mula sa yakap ng kanyang asawa, sabay sampal na naman sa mukha nito. Sampalin mo lang ako, Nise. Sampalin mo ako hanggang sa maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Handa akong sampalin mo kahit ilang ulit, kahit ilang beses pa. Sabi niya sa kanyang asawa at sinampal nga siya nito ng napakaraming beses. Mahal kita! Mahal kita, Liam! Pero paano mo nagawa sa akin to? San ba ako nagkulang? Hagulhul niya habang panay ang pagsampal niya sa kaniyang asawa. Malaki! Malaki ang pagkukulang mo sa akin, Nise.
Alam mo yan sa sarili mo, na malaki ang pagkukulang mo sa akin. Pero hindi ko na pinansin yun. Tiniis ko ang lahat para sa'yo dahil mahal kita. Gusto kong magkaanak sa'yo dahil ilang taon na tayong magkasama. Pero ni isang anak ay wala tayo. Dahil busy ka sa trabaho mo at halos anino na lang ako sa bahay mo. Inintindi kita ng matagal, Nise, sa lahat ng pagkukulang mo sa akin. Buong katapatan niyang wika sa kaniyang asawa. Bakit sa tingin mo ha, Liam? Hindi ka nagkulang sa akin? Nagkulang ka rin, Liam, kahit sa pinakamaliliit na bagay. Kaso ang kulang mo na yun ay hindi ko na binigyan ng halaga dahil mahal kita. Nagkulang ka pero ang pagkukulang mo ay hindi ko hinanap sa iba. Dahil mahal kita, Liam. Nakontento na ako sa'yo dahil mahal kita. May diin niyang bigkas habang panay pa rin ang pagbagsak ng mga luha mula sa kaniyang mga mata. Nakontento rin naman ako sa'yo, Nise. Ang problema nga lang ay nagkamali ako. Nagkamali ako ng isang beses lang. Pero ang ginawa kong yun sa'yo ay pinagsisihan ko ng paulit-ulit, gabi-gabi at araw-araw. Kahit na nagkaroon ako ng ibang babae sa kama, ni isang beses o isang segundo ay hindi ka napalitan sa puso ko, Nise. Kahit kailan ay hindi nagbago ang pagmamahal ko sa'yo. Patawarin mo ako, Nise. Patawarin mo ako sa kasalanan ko sa'yo. Pakiusap. Aniya sa kaniyang asawa habang lumuluha. Liam, alam mo, mahal kita. Mahal na mahal kita pero sa ngayon, wala akong ibang nararamdaman sa'yo kundi galit. Puro galit. May magandang balita sana akong sasabihin sa'yo ngayon. Sasabihin ko sana sa'yo na buntis ako. Lahad niya sa kaniyang asawa at muli na namang pumatak ang mga luha sa kaniyang mga mata. Buntis ka? Oo, Liam. Buntis ako. Kaya pakiusap. Huwag na huwag ka munang magpapakita sa akin dahil ayaw kong mawalan ulit ng anak. Maring bigkas ni Nise, sabay dinaanan ng asawa. Pahabol siyang hinawakan ni Liam upang pigilan sa kaniyang pag-alis. Ngunit iwinak silang niya ang kamay nito at agad na sumakay ng taxi. Umuwi si Nise sa bahay ng kaniyang ina at doon lumuha ng lumuha. Kasalukuyang nakasandal ngayon ang kaniyang ulo sa balikat ng kaniyang mama. Anak, natural lang sa mag-asawa ang magkaroon ng mga away at pagsubok sa buhay. Mahal ka ni Liam, anak. Aminado ka rin naman sa sarili mo na nagkulang ka bilang asawa sa kanya. Natural, hihina ang asawa mo dahil napabayaan mo. Ayan tuloy, nahagip ng iba. Wika ng ina ni Nise sa kanya habang tanaw-tanaw nila si Liam na nasa labas ng gate, nakatayo sa ilalim ng malakas na pagbuhos ng ulan. Masakit! Nay! Sobrang sakit! Alam ko, ganyan din kami ng papa mo noong nagkaroon siya ng ibang babae. Nagsisi ang ama mo at pinatawad ko siya. Mahal ko ang ama mo eh. At mas matimbang sa akin ang pagmamahal ko sa kanya kaysa sa kasalanan niya. Isa pa, yun ang sinumpaan ko sa harap ng Diyos eh. Sa hirap man o ginhawa. Anak, hindi mo kailangang patawarin si Liam ngayon. Asikasuhin mo muna ang sarili mo at harapin mo siya kapag handa ka na. Payo ng kaniyang ina sa kanya. Matapos nitong kausapin ng anak, ay bumaba ito upang kausapin si Liam. Maayos niyang pinaalis ito sa labas ng kanilang pamamahay na siyang ginalang nito. Pagka-uwi ni Liam sa kanilang bahay ay nasa labas ng gate si Mina nag-aabang. Umalis ka, Mina! Galit niyang sambit sa dalaga. Liam! Bakit hindi ako? Liam, ako na lang! Ako na lang ang mahalin mo, pakiusap! Pagmamakaawa nito sa lalaki. Mina, sinira mo ang buhay ko, ang relasyon namin ng asawa ko. Galit! Galit ang nararamdaman ko sa'yo ngayon, Mina, at hindi pagmamahal. Alam mo, sasabihin ko sa'yo na wala akong ibang mamahalin sa buong buhay ko, kundi ang asawa ko lang. Balikan man niya ako o hindi, siya pa rin ang mamahalin ko, at kahit kailan ay hindi kita kayang mahalin, Mina.
Kahit wasakin mo pa ako, pati ang buhay ko'y hinding-hindi kita mamahalin. Mariin niyang wika sa dalaga at agaran na siyang pumasok sa kanyang pamamahay at pinagsarhan ng dalaga sa labas. Lumipas ang maraming buwan at pabalik-balik lang si Liam sa bahay ng ina ni Nise. Umaasa na haharapin siya ng kanyang asawa, ngunit ni isang beses ay hindi siya nito hinarap. Habang si Mina naman ay hindi na nangulit kay Liam. Kasalukuyang kagigising lang ni Liam nang nakatanggap siya ng tawag mula sa ina ni Nise. Liam! Ang asawa mo manganganak na! Bilisan mo dyan! Puntahan mo na siya dito sa ospital! Wika nito at walang sinayang na panahon si Liam. Agad siyang pumunta sa ospital at ni pagbihis ay hindi na niya nagawa. Saktong pagkarating niya sa ospital ay tapos ng manganak si Nise. Pinapasok siya ng nurse at pinaupo siya sa tabi ng kanyang asawa. Kinuha niya ang kamay ng kanyang asawa at hinalikan ito. I'm sorry. Una niyang bigkas sa kanyang kabiyak at ngumiti si Nise sa kanya. Tama na. Sagot nito sa kanya. Nang matapos bihisan ng nurse ang bagong silang na sanggol, ay ibinigay nito ang bata sa ina nito. Hawakan mo. Sambit ni Nise sa kanyang asawa at ibinigay ang lalaki nilang anak kay Liam. Kinarga naman ni Liam ang kaniyang anak. Ang pogi-pogi ng anak ko. Ang cute-cute naman. Wika niya, sabay baling ng kanyang atensyon sa kaniyang asawa. Umuwi na kayo, please. Umuwi na kayo ng anak ko sa akin. Pakiusap niya sa kaniyang asawa. I'm sorry for my mistake, Nise. Muli niyang paghingi ng tawad. Oo, uuwi na kami. Mas matimbang ang pagmamahal ko sa'yo kaysa sa kasalanan mo sa'kin. Pero pangako mo na huwag mo nang uulitin ha, dahil iiwanan na talaga kita pag inulit mo pa. Banta nito at sabay patak ng mga luha sa mga mata ni Liam. Sobrang saya niya dahil sa wakas ay uuwi na sa kanya ang mag-ina niya. Pangako, hindi ko na uulitin. Thank you for giving me a second chance. I love you. Sambit niya sa kaniyang asawa. At kahit kailan, sa buong pagsasama nga ni Nise at Liam, ay hindi na inulit ni Liam ang kaniyang pagkakamaling nagawa sa kaniyang asawa hanggang sa lumaki na ang kanilang anak. Likas sa ating mga kababaihan ng mapagpatawad kahit gaano pa kasakit ang ginawa nila sa atin at tila ba wala nang ang kapatawaran pa. Ngunit sa huli ay mas nangingibabaw pa din sa atin ang pagmamahal at pagpapatawad. Kahit sa ang anggulo tignan ay mali ang pagtataksil sa iyong asawa. Maaring maraming rason kung bakit mo yun nagawa pero walang excuse doon. Sa may mga asawa na, sana ay panatilihin yung maging tapat sa inyong mga kapareha, kagaya ng inyong sinumpaan. Dahil ang pagpapatawad ay hindi madali, dahil hindi madaling maghilom ang sugat at sakit. Sana ay nagustuhan nyo ang istoryang ito at may napulot kayong aral. Ito po si Tales of Siren at lubos akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa ating muling kwento, maraming salamat po. Wakas!